Para kay Chuck Newman. In the time na available si Atlas, pinili ng execration mag-akay. And we kind of wonder, what is the idea laban sa mga... So, ano ba yung ni-reveal na Blacklist International? It's Ling and Yuzong. Yeah. Kina-counter ba to ng isang akay? Parang hindi, if you think about it. But I think we saw Chakno played... Oh, if not Chakno, it was Lusty. It was Lusty. Napakatalino played to approach. Played to an effective manner. Yeah. Kind of wonder why. Is Atlas a hero na hindi maganda yung combi? Parang... Dami mong tanong dito sa exhibition. Yeah, yes. Atlas, pwede naman eh. Palagi naman eh. Even yung mga draft nila last week, may tanong pa rin ako hanggang. Yeah, like sila. Diba? Estes, bigla sila nag-Estes. Estes, no? Lunox dati. Na double core, side lane yung ISS. Yeah. Diba? On that part. Kind of makes me think na baka gusto mag-Hellcurt ng execution dito. Alam naman natin na ginagamit din nila. Or will they go double tank? Bakit hindi? Although, mayroon na kasing Farsa on the side of execution. So, we don't expect that to happen. Looking at the core now para sa execution, laban sa isang Kufra, laban yung Lancelot, Roger is still available. Yeah, to Roger. Pwede rin. Pero nag-aayabusa rin sila. So, Jawhead instead para sa execution. What about Hat? Harith, baka mag-Harith no, last week. Kasi yung Atakay eh, no? Tama. I think I'll agree with you. Oh, favorite lagi, no? Characterized talaga ng Blacklist International. Okay. Rafaela Chango. Chango side lane, Aqua plays this so well. Ayun the side lanes as well. Harith, para sa execration, alam mo, promise, hindi mo magulat kung biglang Hellcurt from Exe. Pero remember, yung Rafaela Chango combination, napakalasin. Yan yung pinantalo. Ironically, I think counter talaga sila ng Hellcurt. Pero tinalo si Rene Jane. Oo. They know this kind of formation. Roger. So they went with something more standard. They went with Roger. Actually, maganda ang chase ng Roger. Then, no? Especially with the movement speed. By the late game. And, ang hirap kasi pagdudahan ng Rafaela ng Blacklist, eh. It's really an effective pick for them. Even though you don't see that on so many comps. Yes. It's not, clearly it's not within the meta. Kasi this is something that really Blacklist International prepared for. Alam nila na, guys, kailangan lang natin dito i-activate si Ling, si Full Clip. Yeah. Hayaan natin mag-update si Aqua sa side niya, si Edward, kaya niya buhay niya. Man, if we channel this Full Clip, parang the way that execution channels hate, diba? It's good. Kind of just some weird questions now para sa execution. Gano'n kadala sila na practice itong Akai? I kind of look back dun sa MPLS Season 4 and even dun sa mga tournaments na labas ng MPLS Season 4 kung saan sumikat si Chakno. Nag-aakay ba siya nun? It's usually Minotaur, Grok, little bit of Akai. Is it the best draft? Parang nakaiba din talaga. Ang sa akin lang, it's because of Chakno holding it. Guys, marami siguro sa inyo nagtataka pa rin. Bakit sikat si Chakno? Hindi po dahil si pinagtitripan lang siya ng execution. No? Hindi lang dahil sa bonus lagi na siyang nasa post ni Billy. Hindi dahil sa naging viral yung mga interview ni Chakno, guys. Guys, magaling po talaga si Chakno. Mm-hmm. Sobrang galing ni Chakno. I'm very confident in saying that. Yes. Hindi dahil sa mga outplays na ginawa ni Chakno, even other teams. What I'm basing is on even other teams. Even other teams, kapag tinitingnan nila yung execration, ang lagi nilang sasabihin, lalo na yung mga kunyari, nag-aangas na teams against execration, parang si Chakno lang yung threat doon. No? Ganun ka dangerous talaga si Chakno dito. And I do recall his performance on other tournaments using that Akai. Yes. It's an Akai very capable of really going for the backline. Diba? Bully Akai, calculated Akai. Sabi mo na kahit ano. And Chakno will deliver it for you. If there's one thing na nasabihin mong, okay, sige, hindi meta pick, hindi ganun kalakas. Pero kasi iba yung naghahawak. Kumaga, sabi nga nila, any weapon is only as good as its wielder. Yes. Sino nagsabi? Hindi ko alam. Ako lang yata. Nakalimutan lang. Lost translation. Baka nga ako nga lang talaga, Rashid. Promise. Alright, let's see here the first aggression na being pulled off ng membro ng mga execration. Pero Eason, isa sa mga pinaka-naparusahan doon. Eto, Max, half health. No level 4 yet. And I think that's it. Okay, so Edward, kailangan niyang lupitan talaga dito ni Chango. Oh, what the others is saying na lugi siya dito sa Joet. Kaso si Edward yan eh. One of the most highly skilled players na alam natin dito sa ating liga. Yeah? Weird na sasabihin ko nga lang dito is execution. Meron silang
meron akong factor dito na gustong-gusto laban sa kanilang mga katapat, which is yung Roger, na usually mga assassins and like Roger Lancelot, maganda to sa mga lineup na madaming malalambot, particularly yung mga cores, mga supports. Mm. So meron kang Rafaela, meron kang Jango na hindi support core, but Ling as well. Kaya itong patayin eh ng Roger, yeah, if given the chance. Yeah, and especially on the scaling din. Actually, ang strength ng Roger, durabilities niya, tsaka lifesteal talaga din, no? Dueling talaga eh. Dueling talaga doon sa Roger dito. Kasi yung strength nga ni Ling is on the mobility. Yes. Especially on the way he can roam around the map. Yeah. Marami pala, no? Habang naka-pause tayo, taking this time para batiin si Benny Cutie. Oh. Kaka-birthday lang. Ay, happy birthday. Happy birthday. Oh, happy. I mean, si Benny Cutie, upon his introduction, is actually one of my personal bias din sa execration on the show. Uh-oh. Pero last week, di ba? Alice. Alice. Iba yun naman. Diba? Nasa English kasi kayo mga kaibigan, if you're not familiar. Pero, sobrang na-amaze kami dun sa Alice na yun, na parang sabi mo, mayroon pa tayo, pala tayong untapped potential. Ay, oo, sa Alice. Parang anong nangyari, the way he played it, parang biglang sumika. Hindi naman dahil sa kanya. I would say, oo. Pero parang sabi ng mga, parang kahit sinong nanonood at sabi, pwede palang gato laro yung Alice. Ayun siguro yung isa sa mga pinaka, yes, against ano yun ha, NXP. Ayun ang isa sa mga pinakamalaking exposure ng Alice being, dati naman na to, being part of the meta po, yes, talaga. Play her on the side lane, yes. Daya score, tanungin nyo si Manjin doon, pero... Panel Alice. Panel Alice. So, by Manjin Paldas, one of the worst idea I've seen. Anyway guys, let's see here. We are back into the game. And still no first blood. Interestingly, yeah, bawat sa mga teams natin, pinili ko, nagbabasahan eh, no? Tantsahan. Oo. Weird enough, kasi alam natin na ang execution, explosive na team yun. Okay. Blacklist International, a calculated team, definitely. Yeah, willing ako. Galing ng angles ni Eson doon. Kaso syempre, andun sila chak, not sila hate. Yep. And it was Eson taking the bait. Yes. And unfortunately, kailangan i-respect nila dito yung early game prowess ng isang Roger. So Roger, by the way, dinadraft siya as a hero that can fight in the early game. Kahit pa hindi pa siya level 4. But that moment, ang laki nung gap na kasi ng ating Kufra at ng ating Roger. That was level 4, almost level 5 na Roger, tapos level 2 na Kufra. Kaya kitang-kita natin yung damage output, kaya mag-dive. Tapos, yung Blight and Pounce ay invulnerable ka. Nakakatuwa kasi yung mga nagtatransform na hero eh. Level 2 pa lang, 4 na yung skill. Totoo, totoo. Selena. Oo, Selena, Roger Rocker. Let's see here, Benny Cutie receiving. Actually, Benny Cutie assisting here. Eto, Max allows for them to get a kill. Patungo kay Aqua. At baka may isa pa. Eson dito. Hagip. Course, may nakasali din naman yung Mountain, hindi pala Mountain Shocker. Actually, Rafaela pala yun. Mula kay Dexter. 1-4-3. 1-3 para dito sa ating running score. The next segregation ay lumalamang sa Gitno helping. May pag-take Edward, masyadong late dun sa meteor shower, but I doubt naman na na-out niya doon kay Hate. And alam nila, ang ganda rin call sa execration, ha? As we can see their Gillette instant replay now, ang daming kinumit ng Blacklist International dito sa bottom lane, kasama yung kanilang Ling. So even when it's a trade-off na nakakuha dito si full clip ng kill, ito mo yung instant move dito kay Roger, talagang pumunta nun sa buff kasi alam niya, okay, nandun sa baba, BC yung ating Ling. Kuha tayo dito, knockout tayo. Guys, bantayan nyo. Ito, kung gusto nyo matuto ng grabe sa MPL, pag may clash guys, tingin kayo sa minimap. Tingnan nyo yung gagawin ng iba na wala doon sa clash. Most likely, it is a big conversion. Tanggal na naman yata dito si Eason. Masyado nang malalim na. Ilang deaths na yun para kay Eason. Ikatlo na. Tapos kita mo, natalunan pa. Dito si Dexter. Ewan ko makukomit nyo, but it doesn't matter. There is gonna be the jump coming in from Aqua. He wants to duel yata mula dito kay Hate. Pero I think di-distance siya na lamang. Ito, Max, naka-lollipop na ngayon. Wala pang 4 minutes. Nako. Ito, Max. Interesting. Inakuha ng kill din si Ito, Max. Actually, assist pala. Nako po, Ali. Dexter here. Hagip. Ina-uppercut ni Sagitno dito. Bumalik sa mga teammates niya. At hindi na nagmamatter dito yung support na kinwestiyon natin. Okay? Kasi pag tinignan nga naman natin yung ibang heroes, ano nga bang titigil dito sa Tam sa the side lanes? Ano nga bang pipigil dun sa Johed at the Chango? And for execration, yung kanilang mga core matchups, ina-abuse nila. Alam nila na lamang sila dito sa point nito ng game, power spike nila to at hindi sila tumitigil sa pag... Gusto ko to, ah. Abante. Yeah. Abante ang execration. At Marikon, hindi nabibigyan ng paghinga dito si Full Clip. Sa totoo lang, ganda ng hulma dito ni Hate, ah. Oo. Channel the Hate talaga to.
they are being enabled. They've been winning 3v1 fights. Nag-aatay lang si Chuck noon ng pwedeng makadoon. Eson burns the flicker after the 1,000-pounder na bato ni Chuck. Ang execution, hindi sila nagtitipid sa pag-jump dito. Kahit sa Akai, normally teams would say, okay, sige, tank yan on the Kufra. Pero alam na kasi na execution na pwede sila mag-commit sa ngayon na far sa almost. Almost, yeah. Stealing that one. And ganun lamang katapang si Chuck doon talaga as he went for the dive. There's gonna be Eson. Naikonek yung Pompiang para kay Hate under the turret. Pero walang follow-up ng teammates. Nasayang dito. If there's anything, however, Kuya Shinbo, ay maganda naman ang wave clear na nakita naman natin mula sa Blacklist International. Kung papansinin mo yung ginagawa nila, lagi lang nila kiniklear yung wave. And kahit lamang na lamang ang execution, 5-1, tapos meron sila lamang sa gold, hindi sila makapush. At mag-ulti pa dito si Fullclip if kailangan niya. Katulad ng ginawa niya kanina, di ba? Okay lang na mag-commit ng Tempest of Blades para mag-clear ng wave at hindi makalaban. Kasi ang Blacklist International, alam nila, pwede tayong lumate game dito. Pwede mag-late game stall. Late games. Oo, late game stall. Kasi, ano yan eh, ling yan tol eh. Alam ko, late game yan, technique niya. Sa side lane, split eh, tapos kukuha ng cut. Tapos Edward naman can clear whatever is the lane na pinupush ng execution dito. Na marami silang hero na ina-allocate. Ang problema si Hate dito eh, feeling ko talaga Hate would be, ang laking bawi na ngayong linggo ni paring Hater na napatumba dito at kita mo. Si Eason naman ang sunod na tinalala ni Chaklu at yun na yan ang kanyang ika-apat. Oo. Na dead. And unfortunately, dahil lagi siyang patay, giving away a lot of gold sa kalaban. Totoo. Wala pa siya nakuhang item dito. 6 minutes and 30 seconds in. Ang kalungkutan kasi, Wolf, yung mga ganun talo ni Eason, walang nakukonvert eh. Oo. Ako nakikita eh. Buti sana yung deaths kung may ganun, kung nadidisrupt talaga. Pero hindi eh. Yeah. Ang turtle ay makuha na ngayon ng execution. Palaki, napakalaki ang kanilang lamang. Ang tanong lang is kailan sila makapag-push. They were able to convert on a turret dun sa may gitna, at least yun. And maganda na na-open up nila maraming parts dito ng ating mapa. So, if anything for Blacklist International, naigets mo yung gusto nilang gawin eh. Yeah. Gusto nilang mag-depensa, gusto nilang patagal itong laban na to. And execution, medyo kanina nag-fail, but ngayon na-push nila yung gitna, and that opens up a lot. Kasi ngayon, wala makapag-depensa sa top unless mag-dive dito si Edward, which will not happen. And makukuha na naman ng pangalawang push ng execution. Part ay na kanilang aggressiveness ngayon. Hindi ko alam, parin. Mamaya i-breakdown ko kasi ang hirap talaga kontrahin ng parsa doon. Sino nakuha ng buff ngayon? I'm not so sure, pero wala kay Fullclip yun. Si Hate nga, kasama pa yung turtle buff. Kita natin tuloy ang mismong laban. Wala ng dragon form si Aqua doon. Nanuyot. Doon sa may mismong river. Eh, naman, ang susunod na tanula ni Very Cute. Tapos sa mga abate, sa may pinakatawiran, makikita mo si Hate dyan. Like and pause ang ginawa. And that's it. 2-4-9 na naman. Meteor shower para pag zone out lang. And Fullclip, he wants to make the play. There is the jump from Hate. Naku! At hindi magko-commit si Fullclip. Ay, di, wala palang ano. Walang Blade of Tempest. Wala rin siyang purple, kaya nga naman, bitin yung energy. Alam natin, sobrang dependent ang isang Ling sa kanyang energy. It's almost impossible for him to fight pag wala siyang purple buff. Bihira ko nakakita ng Ling na nag-take over pag walang buff. And ngayon, nakikita na natin na malaking mga problema dito ng Blacklist International. Kasi sinabi natin kanina, si Chango mahirapan kasi nga naman pwede siyang i-dive ni Sagitu, tsaka ni Hate, at even si Benny Cutie. Si Yuzong naman, sobrang required na lumaban dito sa may bottom lanes, at kung sakaling magkaroon nga ng teamfight, ang laki ng inaasahan dito doon sa ating Yuzong Black Dragon form. So, execration, alam nila na malakas sila ngayon. At hindi ko maintindihan, walang masyadong dive mula sa execration. Eh. Walang, ang controlled. Nasaan na yung mga... Maturity. Nasaan na yung mga explosive plays, yung mga classic pack out of this world dive dito. Aqua, mga kaibigan, the dragon, ako, magiging butikian. Buti na lang, hindi pa yata sumigaw si Etomax. Wala pala siya pang feathered airstrike. And a Fullclip, struggling against sa gitno din. Man. And we know na sobrang lakas na ng Johan ngayon eh. Oh, this is his time. Feeling ko yung aggressiveness ng execution, kinuha ng Brent kanina. Yeah. Nabunta pa sa Brent. It's possible. Alam mo, Tol, piling ko rin draft din talaga. Draft reflection. Yeah. Chakno, hirap, ang hirap Chakno. Ang impact nung par sa malayo dun sa impact ng Rafaela. A classic tale of offense and defense. Uh-oh. Alam natin na malakas ang opensa almost all the time. Yung defense kasi naghihintay ka pang mag-react sa kalaban mo. It's passive. May trinity yan eh, di ba, Wolf? Passive is defeated by aggressive. Aggressive is defeated by bait. Bait is defeated by passive playstyle, di ba?
sa mga MOBAs natin, alam natin na gano'n na playstyle. And even some archetypes sa mga fighting games. For example, we know ngayon na kitang-kita yung lamang ngayon ng offense, aggressiveness ng execration laban sa supposed passiveness. Passive dapat yun. Black Hero International. Classic, syempre. Tatalo si Chakno doon. Hindi nila na sinanto si Eason eh, no? Ito yung ano eh, alam mo yung Cupra na parang tisyong manipis, ganun. Yung kailangan ilang roll bago mo ipahin. Tingnan natin kay Aqua, mga kaibigan. And of course, abating ginawa, unstoppable force, pero good stoppage there. Pero even the damage of Edward, ang payats ng stars na to, parang 10 stars lang. Mga kaibigan na na-see here, as the push being done by Benny Cutie sa may bandang babaan. Execration. Hindi nila kailangan teamfight, kailangan nila pitas kasi nga naman may Roger lineup sila. They're trying to push the bottom lane now. Wow! Wow, Benny Cutie, birthday boy! Hoy! Lalim niya, pero hindi nila i-commit kasi alam ni Benny Cutie na kumakuha niya yung attention, push din yung mid lane doon, and that was done by execution. Inhibitor in the bottom lane. The jump mula kay Benny Cutie, alam niya na lamang siya. Hindi nga siya nag-vengeance man lang eh. Man. Kasi alam niya kanya, play, there is no stun after nung namatay dito si Eason. Ang galing din eh. Alam nila na kapag namatay si Eason, asan ba yung control? Initiate. Wala na. Para Kulong sa Black Ops diba? International. Ang hirap i-initiate ng Yuzong eh, di ba? Yep. Most of the time, pag-follow-up yan eh. Pwede siyang pang-una, tapos pero, meron kang follow-up sana. Pero hindi siya yung solid talaga. Hindi sa kayong sing-snappy ng Akai or ano eh, Kufra. Dueling ang hinahanap mo sa Yuzong. Not the stance actually. Hindi na one that thing from Kufra. 111? Grabe. Sabi ng execration, yung nang 414-0, I-11 mo natin. I-111 na may mainit na naman ang statusan mamaya. Tignan natin muna. Full clip here. Got caught by Jackno. Last hit na ginawa ni Eto. Max Benny Q. Habang papunta naman at paabate kay Aqua. Kita mo si Eason na wala. Anong bago dun? Kita natin tulak ngayon mga membro ng Execration in the mid lane as the star, as the meteor shower is being done by Edward. Two inhibitors already down. Ano na ba isang Blacklist Max. International? Max here. Nako, Max Aqua. Lumapit. Lipa. Nag-ibong Adarna. At buhay pa si paring Max. Hindi na mahalaga yon. Kita mo, they are being trapped in the box. Bito, ito ang Blacklist International. Execration now has all the inhibitors taken. Baka hindi na nga kailangan gamitin yung Lord dun sa may bandang baba as they take this.